Hello, what is up mga sangkay? Kumalito, nagbabalik na naman po para po sa panibago nating pag-uusapan. At ngayon nga mga sangkay ay sabog na naman po ang social media sa mga ginawang pagkakalat ni Madam Leni Robredo sa interview ng 101 ni Tito Boy Abunda. Mga sangkay, nako po, talagang namang ayaw paawat ni Madam Leni Robredo. Eh balita ko mga sangkay, panay daw po paninira. Actually, napanood ka naman mga sangkay. Hindi naman ako nagkakaila na nanood ako. Nanood kami mga sangkay, pero hindi para matuto. Para alamin lang kung ano mga sasabihin niya at kung magkakalat na naman po siya sa gagawing interview. At hindi nga po kami nagkamali mga sangkay. Ang dami pong kalat. Alam niyo ba? Sa dami ng tinanong sa kanya patungkol sa mga issues sa Pilipinas, kung paano aayusin ang ating bansa, wala pong naisasagot na tama. Wala po siyang maayos na nailalatag na kasagutan mga sangkay. Nako po. At eto, nahuli si Madam Leni Robredo ni Tito Boy Abunda. Ito po ay nung tanungin mga sangkay na kung bakit hindi kailangan iboto o kung bakit hindi iboboto o hindi dapat iboto si Isko Moreno, si BBM, si Manny Pacquiao, si mga presidential aspirants. So ngayon mga sangkay, ito po yung pag-uusapan natin. Okay, simulan na natin para hindi na tumagal, no? So eto yon. Yung huli na part ni Boy Abunda, siguro naman aware na po kayong lahat mga sangkay. Ito po ay nagtatanong kung bakit hindi kailangan iboto yung mga presidential aspirants na kinakaharap ng isang kandidato na nasa harapan ni Tito Boy. At dito mga sangkay, sumalang si Leni Robredo at sa huling part, hindi ko na kailangan pag-usapan pa yung mga lutang niyang moment doon mga sangkay dahil dito po ako tumutok sa pinakahuling part dahil dito po talaga nadali si Leni. Yung tanong ni Tito Boy na kung bakit hindi kailangan iboto itong mga kandidato na katunggali niya, mga sangkay. At alam nyo ba, bago ako magpakita sa inyo ng mga pangyayari ngayon sa social media, paano ito sumabog, ano ang naging dating nito sa mga kababayan po natin, dahil ang dami po talagang nag-post at nag-react mga sangkay, regarding po sa sinabi ni Madam Leni Robredo, ito palang huling part, na-realize ko lang mga sangkay, yung huling part ni Boy Abunda na tanong ay isa palang patibong para sa lahat ng kandidato. Mga sangkay, at dito po nahulog si Leni Robredo. Nakita po mga sangkay kung ano po ang totoong kulay ni Leni. At ito po yon. Pakinggan lang po natin kung ano po ang naging kaganapan. Ako po, mga sangkay. Madam Leni naman. Ito po yun. Itong tanong na to, ha? 60-second political fastball. Mm-hmm. Let's begin. VP Leni, bakit hindi dapat iboto si Bongo Man? Number one, sinungaling. Aha! Alawa, in the difficult moments, hindi siya nakapagod. Diba? Si Isko. Ang layo niya. Okay, mga sangkay, nakita nyo naman, narinig nyo. Akala ko may sarili siya talaga ditong isasagot na wala pong sagasa. Subalit, gaya ng ine-expect ng lahat, mga sangkay, hindi lamang po ito basta kalat, kundi nakita po ang tunay na katauhan ni Madam Leni. At mamaya, explain ko po yan, mga sangkay, ulitin lamang po natin. 60-second political fastball. Let's begin. VP Leni, bakit hindi dapat iboto si Bongo Man? Number one, sinungaling. Sinungaling. Nanira agad, diba? Tanyo na mga sangkay. May pa-radical-radical love pa kayong nalalaman? Tingnan nyo yung Madam Leni nyo, yung nanay nyo. Ito pa, may kasunod pa yung banat kay BBM. Alawa, in the difficult moments, hindi siya nakapagod. Diba? What?
Ang layo niya kay BBM. Oh my God! Hindi klaro no, paninindigan sa marami. Si BBM. Ayun, si ano naman. Si Isko daw, hindi klaro yung paninindigan. Okay. Siniraan niya si Isko. Ito pa malupit. Peace for peace. Maraming salita. Oh my God! Lang sa on the ground. Mm-hmm. Si Senator Lacson yan, mga sangkay. Marami daw pong salita pero kulang sa gawa. Mamaya, medyo hindi klaro po yung pinamanood natin ngayon dahil reaction video lamang din po ito kanina namin, mga sangkay, habang pinapanood si Madam Lenny Robredo. At ito, ang sumunod, si Manny Pacquiao. Ito yung best friend yan ha. Best friend ni Lenny Robredo. Binanatan din niya. Hindi talaga nag-iisip si Madam. Lenny, bakit hindi namin dapat iboto si Manny Pacquiao, si Senator Manny Pacquiao? Mm-hmm. Eto malungkot ito, boy. Pero... Uy, malungkot, man. Malungkot. Ano kaya sagot? Pero yung kabutihan ng loob kasi sa atin, hindi sa pag. Uy! Sir Manny Pacquiao, eto pong best friend mo ang nagsabi nun, yung kabutihang loob mo daw po ay hindi sapat. Eto ang problema mga sangkay kay Madam Lenny Robredo. Kapag mga biglaang tanong, marami po siyang error na naman na nagagawa. Kagaya na lamang po na ito. Instead na magbunga po ng, alam niyo mga sangkay, yung bumulusok po yung kanyang pangalan dahil magaganda yung sagot niya, na makikita po yung kabutihang loob mga sangkay, eh, tila baga nag-iba. So eto mga sangkay, gusto ko rin ipakita sa inyo yung kay BBM. Alayo po ng sagot dito. Okay. Now it's time to do our political fast talk. Okay. We have 60 seconds to do this. Senator Bongbong, bakit hindi dapat iboto si VP Lenny Robredo? Mm-hmm. Tingnan nyo ha. Bakit hindi kailangan iboto si Lenny? Ang sagot ni BBM, alam kong alam nyo na to mga sangay, pero gusto ko lamang ulitin para lamang mas maintindihan nyo yung kababawan at saka itong si Lenny Robredo. Parang kapitbahay mo na makikipagrambulan anumang oras. Are you going to ask me this of each of the presidential candidates? Well, I'm very hesitant to answer that because I do not believe and I do not indulge in negative campaigning. Okay. Okay. Kita niyo na? Hindi kasi nakikisama at ayaw ma-involve ni BBM yung mga negatibong pangangampan niya. Negative campaigning. Ayaw ni BBM. Teka lang, sabi niya. Ayoko ng mga negatibong pamamaraan sa pangangampan niya. So mga sangkay, ang nirepresent na naman po dito ni BBM is unity. But I will go this far. And I will say that I believe that none of the other candidates have yet come to the conclusion that unity, ang pagkakaisa, ang ating pangangailangan. At dun magsisimula ang ating pagbalik na dito sa krisis ng pandemya. So, okay. O, diba mga sangkay? Ang ibinida ni BBM is unity. Pasok na pasok po yung unity sa kanyang sinabi na ayaw niyang samahan ng mga negatibong pamamaraan ang kanyang pangangampan niya. Mga sangkay, against po siya doon. So hindi po tulad kay Lenny Robredo na ito na nga po yung ginawa niya. So ito, nagkaroon kaagad po ng masamang epekto itong ginawa ni Lenny Robredo. Dahil nagsalita po si Senator Lacson. Binanatan po niya eh. Ito po yung sinabi ni Senator Lacson, no? Boy Abunda interview, VP Lenny on Senator Ping. Maraming salita pero kulang sa on the ground na gawa. Hindi ako, ito yung sinabi ni Ping Lacson na hindi ako kulang sa on the ground. Hindi lang talaga ako maepal tuwing magbibigay ng tulong sa mga kalamidad o sa mga individual na tulong. Hi po, Madam Lenny Robredo. Naririnig mo ba ako? Kita mo na mga sangkay? Ito po ang naging epekto. Alam niyo mga sangkay, sigurado. May babanat pa dyan si Yorme Isko. Hindi ko nga alam kung ngayon nagsalita na. Pero sigurado po yon mga sangkay na may
Naku po mga ano to eh. Bumaba na talaga to. Once na magsalita kalaban sa kanila, magre-reply. So kaya nga ang ginawa ni Senator Lacson eh, di ba? Nung interview ni Senator Lacson, anong sinagot niya, mga sangkay? Kung bakit hindi niya kailangan iboto ito sila Lenny Robredo, sila BBM? Ang sagot lang po niya is, dahil kandidato ako. Dahil tumatakbo akong presidente. Yun lang, yun yung sagot niya sa lahat. So hindi po nagkaroon ng masamang o pangit na epekto sa kanyang ano interview. While dito po kay Lenny Robredo, eh ito mga sangkay, nagkalat na naman. Wala eh. So ito mga sangkay, ang komento po ng marami. Marami kasi ang nag-post regarding po sa ginawa ni Lenny Robredo. Ito ha, explain ko lang bago ko ipakita yung mga komento ng taong bayan. Yung dulo pala na tanong ni Tito Boy ay isang patibong. Ito po ay sarili ko lang opinion na na-realize ko na ganun pala. Yung dulo ha, talagang pinag-isipan po na tanong. Bakit hindi mo kailangan iboto? O bakit hindi kailangan iboto itong mga katunggali mo? Ito po pala ay patibong na tanong para makita ni Tito Boy at ng taong bayan kung sino talaga ang kandidato na may puso o may kabutihang loob. Ngayon dito si Lenny nahulog. Nahulog siya dahil nakita ni Tito Boy at ng sambayan ng Pilipino ang kasamaan niya. I'll say that, mga sangkay, nakasamaan. Dahil kapag hindi mabuti ang iyong puso, eh talagang ano ba? Alangan naman, slight kabutihan. Eh di kasamaan. So dito po nahulog si Madam Lenny Robredo, mga sangkay. Kaya ang naging epekto, eto po ang reply ng taong bayan. Okay, hindi yan. Eto po yung epekto. Kita nyo, mga nag-post. Sabi po niya, wow, yung manira ka para ikaw yung angat? Sure ka na sana, VP Lenny? Is that your final answer? Kita niyo lang mga sangkay. Binanatan po siya dahil sa tanong niya, sa sagot niya. Ito yung sagot niya, si BBM sinungaling. Si Isko, hindi klaro ang paninindigan. Si Ping, maraming salita. Pero kulang sa gawa. Si Manny, kulang daw po yung ano, hindi sapat yung kabutihan ng loob. Ito pa, mga sangkay. Sabi ni Richard, no to negative campaigning. These words from BBM retained in my head. This gives me a huge reason to have so much respect for BBM because he extends the virtue of no hatred must be welcome to attain the genuine unity for this country. And I knew it, mga sangkay, kasi nababasa ko pa sa komento na may ilan nga po makaleni na masyado pong humanga sila kay BBM dahil nga po instead na banatan niya si Lenny Robredo dahil matagal na po bumubunga. Matagal na po yan bumubunga nga si Lenny Robredo kay BBM. Maging po yung iba dyan, kandidato, mga sangkay. Alam niyo na yan kung sino. Pero si BBM, no to negative campaigning. Okay, yun po ang nagtutulak sa kanyang kandidatura na patuloy na maging malakas, mga sangkay. Kita niyo, naiintindihan ng taong bayan. Eto pa. Sabi ni Jeremy, see the difference. Pwede po tayong umangat na walang tinatapakan na ibang tao. Nagigets niyo ba yun, mga dilawan? Pwede si Lenny Robredo. Hindi ba pwede si Lenny Robredo na iangat ang kanyang kandidatura na walang tinatapakang tao? Ang pagkakamali dito ni Lenny Robredo na sa pag-aakala niya aangat ang kanyang kandidatura kung tatapakan niya si BBM, kung tatapakan niya si Isko Moreno, kung tatapakan niya po si Manny Pacquiao, si Senator Lacson. Subalit hindi po yun eh. Iba na po ngayon ang panahon na iintindihan ng taong bayan kung ano ang tama
kung ano ang loob mo sa pamamagitan pa lamang po ng iyong pananalita sa iyong action. Wala eh, negative tuloy siya sa taong bayan. Ito pa mga sangkay. Sabi ni Sir J, 3 interviews so far, BBM, Ping, and Lenny, when asked the question, bakit hindi kailangan iboto ang kanyang mga katunggali? Only Lenny has provided reasons why candidate is inferior to her. She really, ito yung magandang point, mga sangkay, she really can't campaign based on her own merits alone without putting down others. Di ba mga sangkay? Hindi niya kayang dalhin ang kanyang sarili sa kanyang sariling ano, pangangampa niya, yung tipong ako to. Ito yung gusto ko. Ito ako at iba ako sa kanila. Kundi ang nangyayari, kailangan po niyang ibagsak yung ilan, kailangan niya pong apakan yung ilan, kailangan niya pong siraan yung ilan sa pag-aakala niya na yun ang ikaangat niya. Subalit mga sangga, iba po ang nangyari. Dahil sa panahon natin ngayon, kapag may tinatapakan ka, dun ka babagsak. Di ba? Maraming mahaangas sa social media na nabivideoan. Ano ang nangyayari? Ikinababagsak nila, mga sangkay. Ito pa. Sabi ni Brandon, isa pa ito sa mga timpaangat. Tito Boy, ang galing mo sa part na may ganitong questions. Makikita mo sa mga kandidato ang may totoong puso. Kasi mga sangkay, like gaya pa ng sinabi ko, ang part niyon is patibong ni Tito Boy. Para po malaman ng taong bayan kung ano ang puso ng isang kandidato, kung talagang may totoong kabutihang loob ba. Dahil kung wala, lalabas at lalabas yun sa sagot. Kita mo, si Lena Robredo, ang bilis po sumagot. Diba? Sinungaling siya. Binanatan niya kaagad. Puro salita, kulang sa gawa. Hindi sapat ang kabutihang loob. Ayun, mga sangkay. So, sabi po dito, always remember good character helps you to develop a winning personality. Correct, mga sangkay. Kung gusto po natin na magkaroon ng winning personality, kung talagang magbo-boom tayo sa ating buhay, then, i-build up mo yung sarili mo sa pamamagitan ng good character na pinapakita po sa ibang tao. So, ang dahilan nga po kung bakit bagsak na bagsak si Lenny Robredo sa rating sa mga survey ay dahil po hindi po siya magandang huwaran sa taong bayan. At ito po talaga ang ebidensya, mga sangkay. Ang bihira naman. Ulitin natin, ulitin natin. Political fastball. Let's begin. VP Lenny, bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number one, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nakapagkita. Diba? Sis po. Ang layo niya kay BBM. Oh my God! Hindi klaro yung paligidigan sa marami. Si BBM is for peace. Hello. Maraming salita. Oh my God! Lang sa on the ground. You see, mga sangkay. So, mga kababayan, mga sangkay, kayo na po humusga. Ang ganito bang klaseng kandidato? Pagka-presidente, yung iboboto ng taong bayan, iboboto ng pamilya mo, iboboto ng kaibigan mo. Men, parang palaaway mong kapitbahay yan. Yung tipong ayaw patalo, para manalo, mananabunot. Para manalo lang, mananakit. So, ganun po ang klaseng character or ugali ni Madam Lenny Robredo. So, dito pala mga sangkay, sablay na. So, ngayon, ayun, kalat na kalat po siya sa social media na naman. Hindi pa po yan kasama sa mga lutang na mga kasagutan niya na sablay halos lahat sa mga topic. So, maraming salamat po sa inyong panonood, mga sangkay. Hanggang sa muli, sangkay dyan, lagi niyo pong tatandaan, mga kababayan, mga solid sangkay, that Jesus loves you. God bless po. Bye-bye.